Hello mga kapatid. Amen. Kuya, dahil kami nandito ay gusto naming malaman ang advokasya mo. Wow, galing nun. Gusto ko yun. So, magsimula na tayo. Sige. Let's go! Ang advokasya ko po ay tungkol po sa pagtulong ng kapwa Pilipino. Mm-hmm. Dahil halimbawa nito ay ako po. Hindi po ako makakarating ngayon na sa kinalalagyan ko ngayon bilang isang matagumpay na teacher kung hindi po ako tinulungan ng mga tao na nakakita noon na kailangan ko ng tulong. So ito po ang isang malaking bagay na nagawa ko para sa kapwa. Ito yung pagtulong sa mga tribo doon sa probinsya namin, Karating Probinsya. Tinulungan ko po sila na mapasa kanila yung ancestral domain title nila po. So yun, ginawa ko po yun ng more than a year na wala pong bayan o walang suhol. At saka ngayon, mayroon na nakuha na nila yung ancestral domain title po nila. Doon din po sa sityong yun, kami po ng tatay ko ang pinakaunang gumawa ng paaralan. So ginawan po namin sila ng school doon, ang tribong yun. Nagsimula kami sa kindergarten. Kinausap namin yung dato doon na sinabi kong magpatayo tayo ng konting building para sa mga kindergarten kaya ginawa namin. So yung first teacher po doon, maniwala kayo sa hindi, tatay ko na 65 years old. So yung mga gamit po yun, binigay ko doon para may matuto na ay magamit para sa pag-aaral. So yun po. Tapos hanggang ngayon po, andun pa rin yung tatay ko. Ngayon may paaralan na doon. Naging leader din yung tatay ko doon sa pagtayo ng former school, like elementary school na nandun ngayon. So kaka-delineate lang po ng kalahi seeds doon. So yun yung mga advocacy ko, halimbawa, na ginawa ko pa. Mayroon din akong tinulungan na estudyante na napagawa ng bahay na libre po. Two birds in one stone po yung ginawa namin. Natuto po yung estudyante ko sa carpentry and masonry na gumawa ng bahay at saka yung estudyante ko din po yun na patayuan ng bahay. So, hiningan po namin ng semento sa gobyerno at saka iba pang gamit para mabuo po yung bahay nila. So, yun po. Ganito po yung ginagawa ko doon sa school namin. Mismo ako po nanghingi ng suporta sa mayor namin o sa LGU namin doon na bigyan kami ng simento para po maging mabilis ang pagkatuto ng mga estudyante. Kaya ngayon, every year po, mayroon kaming 60 bags of cement. Saka sa paaralan po namin ngayon, ginawa po yung benchmark ng school namin, yung ginagawa ko po yung doon. Pero basically po yun, pagtulong po sa mga estudyante na talagang pagkatapos niyo mag-graduate, may skills na, makakatrabaho na. So yun po yung ginagawa namin doon. So yun po yung mga advocacy ko, pagtulong po sa kapwa-tao kung may panahon o pagkakataon na makatulong. Nais ko po ding magkaroon ng sariling NGO kasi po self-proclaimed NGO po ako. So kahit anong tulong ginagawa ko po para sa kapwa. So sana po maintindihan ninyo na ang pagtulong sa kapwa ay pinakamalaking bagay na maibahagi natin sa gobyerno sapagkat naniniwala po ako na hindi napit natin tanungin ang gobyerno kung ano yung itutulong sa atin, kundi tanungin natin yung sarili natin kung ano yung maitutulong natin sa gobyerno. Kaya yun po ay sa pamamagitan ng pagtulong. Hindi ko man po naibigay yung mga tulong na ginawa sa akin ng mga teacher ko noon, kundi ginagawa ko po ngayon sa mga estudyante ko na ginagawa nila noon sa akin. So yun po, ganun po yung advocacy ko ngayon. Salamat po sa pakikinig. So, Fumia, what can you say about his advocacy? Yeah. At first, thank you for sharing your amazing stories. Yeah, sure, yeah. And I didn't know what have you done. And then, it's very inspiring story. Wow. thank you so much. And then, how about what can you say? Ang masasabi ko lang sa advokasya ni Kuya Mark, pagtutulungan. Kung may pagtutulungan, may pagkakaisa. Kung may pagkakaisa, may peaceful world. Sana ito'y magpatuloy at sana maggabay sa bawat isa at magbukas sa kani-kanilang mga isipan.